Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsan ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Alamin kung paano sumali sa ACS Leones! ACS Leones! Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MVC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MVC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio, and Radio Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid ng Unique Toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabgon. Pwede kang maging Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. BM Extraordinary with MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman. Usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3 tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Nang hapon na Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao ang ating oras, 9 minutos na po makalipas ang alas 5 ng hapon.
Dahil ang pamamahayag, kailangan laging patas. Ang pagtalakay ng bawat issue, dapat laging parehas. Narito na ang balitaan at talakayang hihimay sa punot dulo ng mga issue. Bawat panig, ilalahad sa publiko. Programang Dizica Rage Balansyado. Narito na ang mga balansyado sa pagbabalita at komentaryo, sina Henry Uri at Karen Oyon. Balansyado. Basta balita, Dizica Rage Balansyado. Basta komentaryo, Dizica Rage Balansyado. Dizica Rage Balansyado. 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 Magandang hapon po at Biyernes na naman po. Kumusta po ang ating advance weekend? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po si Miss O, Miss Karen Oyong, para po sa DZRH Balansyado Live sa DZRH Radio at DZRH TV. At ngayon para sa ating mga balansyadong headlines. DZRH Balansyado. Pinay kasama sa mga nasawi sa taunang Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia. DZRH Balansyado. Balansyado. Mayor Guwa ng Bamban Tarlac kinasuhan na sa DOJ dahil sa Pogo. DZRH Balansyado. Balansyado. Apat na barkong pandigma ng China na mataan sa Balabac sa Palawan. DZRH Balansyado. Balansyado. IT expert ng isang malaking pahayagan na aresto ng NBI dahil sa paghack sa websites ng Armed Forces of the Philippines, ng NSC at mga bangko. Panibagong taas presyo sa produktong petrolyo na kaumang sa huling linggo ng Hulyo. Unang kaso ng Q fever sa bansa kinumpirma ng Department of Agriculture. Balansyado. At 52 taong gulang na babae patay sa tuklaw ng ahas sa Pangasinan. Balansyado. Ang ating oras, 11 minutos po makalipas ang alas 5 ng hapon, at ngayon para sa detalye ng ating mga balansyadong balita. Balansyado. Patay ang isang Pinay sa Hajj pilgrimage sa Saudi Arabia gawa ng matinding init. Ay kay Chargé d'Affaires ng Philippine Embassy sa Saudi Arabia na si Ginoong Romel Romato, isang overseas Filipino worker ang nasawing Pinay. Sa nakuha nilang datos mula sa National Commission on Muslim Filipino o NCMF Hajj Advisory Team, may 5,060 Filipino pilgrims na kasama sa Hajj pilgrimage ngayong taon. Pero sabi ni Romato, hindi kasama sa inorganisang Hajj delegation ng NCMF ang nasawing 37-year-old na Pinay mula sa Western Mindanao. Inihanag ni Romato na nailibing na rin ang OFW noong Miyerkules, June 19, sa koordinasyon ng Embahada ng Pilipinas at Consulate General Hajj Teams at Migrant Workers Office sa Jeddah. DZRH Balansyado. Balansyado. Kinasuhan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Department of Justice. Kasama ang PNP Criminal Investigation and Detection Group, inireklamo nila si Guo ng qualified trafficking in persons. Bukod kay Guo, inireklamo rin si Dennis Cunanan na siyang representative ng NIRID na Zun Yuan Technology sa Bamban. Mayroon ding 13 individual na pinagharap ng reklamo dahil sa pagkakasama kasangkot sa ilegal na Pogo. Ay kay Justice Yusek Nicolas T. namumuno rin sa Interagency Council Against Trafficking, nakakalap sila ng sapat na ebidensya para ireklamo ang alkalde at mga kasabwat nito. Naniniwala naman si T na matapos ang inihain na reklamo, hindi susubukan ni Guo na lumabas ng bansa, lalo na't isa itong public official dahil kailangan niya munang makakuha ng travel authority. DZRH Balansyado. Balansyado. Balansyado.
hindi naman dapat isisi sa lokal na pamahalaan ng mga ilegal na aktibidad na ginawa ng Pogo na nadiskubre sa Porac, Pangasinan o Porac, Pampanga. Sa mensahe ni Porac Mayor Jaime Jing Capiel na ipinadala sa DOJ, sinabi nito na ang PAGCOR mismo ang pumayag na mag-operate ito bilang Pogo, kaya ito anya ang may kapangyarihang mag-regulate at mag-inspeksyon ng operasyon nito. Ayon kay Capiel, nag-issue ang kanilang sangguniang bayan ng letter of no objection noong 2019 kung saan binigyan ng business permit ang Lucky South 99 bilang outsourcing hanggang 2020. Habang taong 2021 naman, nag-issue ang PAGCOR ng Pogo license sa Lucky South 99, kaya sa parehas na taon hanggang 2023 ay binigyan ng Porac LGU ng business permit ang kumpanya bilang Pogo operator. Gate ng alkalde, walang naging formal na komunikasyon ang PAGCOR sa lokal na pamahalaan na nag-expire na ang lisensya nang ni-raid ng umano'y Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Sa iba pang mga balita, ang ating oras, 15 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, naispata ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang 4 na Chinese vessel sa Balabac Strait sa Palawan. Ayon sa AFP, na-monitor nila ang presensya ng mga sasakyang pandigma ng China sa layong 12 nautical miles mula sa lalawigan nito noong June 19. Unang nakita ang People's Liberation Army destroyer Luoyang 3 at frigate na Jiangkai 2 na sinundan ng pares ng destroyer Renhai at replenishment oiler Fuchi na patungo sa direksyon ng Timog Kanluran. Sinabi ni AFP Public Affairs Office Chief Colonel Cersex sa Trinidad na nag-issue ng kaukulang challenge ang tropa ng Pilipinas sa mga sasakyan ng China na agad namang umanong sumagot sa otoridad. Daisy Dapat pagbayaran ng China ang sinapit ng ilang miyembro ng Philippine Navy sa pinakabagong insidente ng pambubuli ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal. Ayon kay Albay Representative Edsel Lagman, kailangan papanagutin ng Pilipinas ang tauhan ng China na bumangga sa Philippine vessel sa karagatang sakop ng EEZ ng Pilipinas. Gate ng mambabatas, marapat lamang na mag-demand ang pamahalaan ng pagkakakilanlan ng mga CCG personnel na mistula umanong mga pirata kung umakto. Mababatid na 8 Pilipino ang nasaktan sa nangyaring pambangga ng China kung saan isa rito ang naputulan pa ng daliri. Nadagip naman ng National Bureau of Investigation ang 3 individual na umano'y nasa likod ng hacking ng ilang government websites. Ayon kay NBI CCD Chief Attorney Jeremy Lotok, kabilang sa mga napasok ng grupo ay ang website ng National Security Council, Armed Forces of the Philippines at ilang mga bangko. Pinangunahan ni NBI Director Jaime Santiago ang pagpresenta sa media sa mga suspect na kinabibilangan ng data officer ng Manila Bulletin at 2 iba pa. Bukod sa kasong illegal access and misuse of device, ay mahaharap din ang mga ito sa kasong unauthorized access or intentional breach. Samantala, sinabi ni Lotok na kabilang din sa kakasuhan si Manila Bulletin Technology Editor at ICT Head Art Samaniego matapos tukuyin ang isa sa mga arestadong suspect na si Samaniego umano ang nagbibigay ng utos para isagawa ang pag-hack. Daisy Array, Napipinto ang panibagong big-time oil price hike sa huling linggo ng Hunyo. Batay sa pagtaya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, maaring madagdagan ng mula 85 centavos hanggang 1.15 bawat litro ang presyo ng gasolina, 1.50 hanggang 1.85 sa diesel at piso hanggang 1.10 na increase sa kada litro ng kerosene. Ipinaliwanag ni DOE Director Rodela Romero na ang nagbabadyang pagtaas ay epekto pa rin ng tensyon sa gitnang silangan at giyera sa Ukraine. Daisy Array, balansado.
Samantala, naglabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Executive Order o EO na magbababa sa taripa ng imported na bigas. Sa ilalim ng Executive Order 62, ibababa ng 15% mula sa 35% ang taripa sa mga imported na bigas tulad ng brown rice, semi-milled o wholly milled rice, glutinous rice, basmati rice at iba pang variety. Ito ay alinsunod sa Comprehensive Tariff Program 2024-2028 na inaprubahan ng National Economic and Development Authority o NEDA Board para makamit ang target na 29 pesos hanggang 39 pesos na kada kilo ng bigas. Mananatili naman ang dating taripa sa ibang produktong pang-agrikultural tulad ng mais, asukal, sibuyas, broccoli, cassava, kamote, kape at mechanical deboned meat. Balansado. Libre ang pagdaan ng mga motorista sa bagong bukas na Cavitex C5 Link Sukat Interchange sa loob ng 30 araw. Ito ay matapos na aprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Philippine Reclamation Authority o PRA na gawin mo ng libre ang toll. Sakop nito ang lahat ng uri ng sasakyan na dadaan sa Manila Cavite Toll Expressway sa Taguig, Paranaque, Las Piñas, Bacoor at Kawit sa Cavite. Inatasan din ni Pangulong Marcos ang Toll Regulatory Board o TRB para sa agarang pagpapatupad ng 30-day free toll simula mamayang alas 6 ng gabi. Anya, makababawas ang suspensyon ng koleksyon ng toll sa epekto ng tumataas na presyo ng gasolina sa mga motorista. Pakinggan po natin si Pangulong Bongbong Marcos. The PRA or the Philippine Reclamation Authority, as operator of the Cavitex, proposed to suspend the collection of toll fees for all types of vehicles passing through the Manila Cavite Toll Expressway in Taguig, Paranaque, Las Piñas, Bacoor, and Kawit for 30 days. Samantala, naitala ang kauna-unahang kaso ng Q fever disease sa Pilipinas. Itong kinumpirma ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry matapos madiskubring positibo sa Q fever disease ang 19 na samples mula sa mga inimport na kambing ng gobyerno mula sa US na naipadala sa Pampanga at sa Marinduque. Kaugnay nito, sinabi ni DABAI National Veterinary Quarantine Services Division, OIC, Dr. Christian Dakigan, na na-depopulate na ang lahat ng mga apektadong kambing. Nakipag-ugnayan na rin anya sila sa DOH sa posibleng isasagawang hakbang. Ang Q fever ay isang zoonotic disease na nakakahawa sa hayop at sa tao na nagdudulot ng panginginig, lagnat at muscle pain. At kapag hindi nagamot, ay maaaring magresulta sa komplikasyon sa atay o puso. Wala namang kumpirmadong kaso ng Q fever disease na naitala sa tao. Balansado. Samantala, pataya ang 52-year-old na babae sa kamandag mula sa kagat ng ahas sa Pangasinan. Kinilala ang biktima na si Dolores Fernandez, residente ng Barangay Taloy sa bayan ng Malasiki. Ayon sa asawa ng biktima na si Mario Fernandez, namumulot ng damo si Dolores para ipakain sa kanyang mga alagang hayop nang tuklawin siya ng ahas. Nakauwi pa niya ang kanyang asawa sa kanilang bahay, pero napansin niya na nanghihina na ito. Naitakbo rin ang biktima sa ospital pero idiniklara na itong dead on arrival. Ang ating oras sa 5:22, sa Bureau of Treasury na dadalhin ang natagpo ang dollar bills na nakasilid sa loob ng medyas sa NAIA sakaling hindi na ito balikan ng may-ari. Itong sinabi ni Manila International Airport Authority General Manager Eric Ines kaugnay ng nalinis ng airport cleaner na perang aabot sa higit 1 milyong piso ang katumbas. Sinusuri na anya nila ang mga CCTV footage para matunton kung sino ang nagmamay-ari ng nasabing salapi. Samantala, sinabi ni Ines na handa silang magpaabot ng tulong sa cleaner na si Rosalinda Celero bilang sukli sa kanyang pagiging tapat. Pakinggan po natin ang pahayag ni Ginoong Ines. Siyempre po, bibigyan namin ang mga pangangailangan niya. Magagaling po sa amin yun. Kami na po magbibigay. Ang sapat. Aming balita ako na gusto ko i-confirm kasi may sakit daw yung nanay. Okay. Pagkakagastusan pa pala. Hindi pa ako makip eh. Nawawala pa yata yung nanay kasi may parang... Parang demensya. Hindi ko alam yun ha. Pero gusto ko lang malaman kaya kung talagang totoo man yun. Kasi may marami nakapagsabi sa akin na may karamdaman yung nanay at medyo nawawala.
At yan po ang pahayag ni Manila International Airport Authority General Manager Erica Ines. Sa iba pa mga balita, inalis na ng Department of Health o DOH ang Code Blue Alert sa sakit na pertussis at measles. Ito ay matapos na maitala ang patuloy na pagbaba sa mga kaso ng dalawang nakahahawang sakit. Sa pinakahuling datos ng DOH, bumaba ng 38% ang mga kaso ng whooping cough o pertussis mula May 12 hanggang May 25 sa 187 cases kumpara sa 301 na kaso mula April 28 hanggang May 11. Habang ang naitalang measles rubella cases ay nagpakita rin ng senyales ng plateauing mula sa 283 cases mula April 28 hanggang May 11 ay bumaba ito ng 37% o 178 na kaso na lamang mula May 12 hanggang May 25. Ayon sa DOH, ang pagbaba ng kaso ng sakit na pertussis at tigdas ay dahil sa ipinapatupad na mas maigting na pagbabakuna laban sa mga ito. At may magandang balita ang Civil Aeronautics Board sa mga biyahero pagsapit ng Hulyo. Ito'y dahil bababa ang fuel surcharge sa susunod na buwan. Ibig sabihin, bababa ang pamasahe sa domestic at international flights. Ayon sa CAB o CAB, mula sa level 6 ngayong Hunyo, ibababa nila sa level 5 ang fuel surcharge simula July 1 hanggang 31. Sa level 5, naglalaro ang domestic passenger surcharge sa pagitan ng 151 pesos hanggang 542 pesos, habang naglalaro sa pagitan ng 498 pesos and 3 centavos hanggang 3,703 pesos and 11 centavos ang surcharge para sa international flights. Dahil sa anunsyong ito ng CAB, ito ang unang beses na bababa ang fuel surcharge sa airlines simula noong Marso. At yan po ang ating mga balansyadong balita. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala at syempre ang ating mga balansyadong issue susunod na. Ang ating oras sa 5:26. Sanggaling-galing mo, smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste, ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mantsa ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon, hanggang ngayon! All you need is Pride! All you need is Pride! ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, iwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapang. Starwax, ang number one floor wax. May waterproof formula. Buhusan man ang tubig, balik hintabang sahig. Starwax, Starwax, Wax. Kintab na to the max. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan,
Champion! Tapat na walang katapat. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Charm Fat Fawn, bangung umaga bloom. Charm Fat Fawn, gamit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology, damit ay kabloom sa bango. Charm Fat Fawn, bangung umaga bloom. Charm Fat Fawn, gamit ay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, bangong kabloom. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion! Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered. Every Saturday 12 noon, kasama ang yung showbiz angel Angelica Cosme, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baja, Lunes hanggang Biyernes. Lang Anthony Taberna at Jerry Baja ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman. Usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit, araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3, tuwing Sabado, 12:30 na tanghali sa DZRH TV. Si Lisa Makuha Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng Linggo. Huwag kaligtaan! Pilipinas ang ating oras sa 5:36 na po ng hapon. DZRH. Balansyado. 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 Balansyadong issue. Nagbabalik po tayo sa ating programa. Ito po ang DZRH Balansyado live sa DZRH Radio at DZRH TV. Ako pong inyong kabalansyado, Miss O, Miss Karen O. Yong. At syempre magandang hapon po sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa telebisyon, sa radyo, pati po sa online. Ayan. So, sa mga nanonood po sa ating mga TV channels po, tayo po ay mapapanood at mapapakinggan sa channel Sky Cable 129, sa Signal to Channel 18, Destiny Cable Channel 129, Cable Link Channel 3, Bicol CATV System, TVC Cable Network, JP Cable TV at Madera Cable TV. Tayo rin po ay live na po ngayon sa ating streaming. Kaya punta na po sa ating Facebook page, DZRH News, at sa YouTube channel po natin, ang DZRH Television. Alright, so hindi ko po alam kung ready na po ang ating kakausapin ngayong hapon na ito. Meron po sila sanang gustong maipakiusap po sa atin dahil ito po ay para naman po sa mga kababayan natin na persons with disabilities. Ayan po, ano? So meron po magaganap na isang malakihang event po. Ikatlo na po ito sa taong ito. At ito po ay ang adhikain ay para matulungan po yung ating mga kababayan, mga persons with disabilities. Ayan po. Na magkaroon po ng pagkakataon, ayan, na sila po ay magkaroon ng normal na buhay, makapaghanap buhay, makapagtrabaho, kumita para sa kanila at para sa kanilang mahal sa buhay. At ano nga ba po ang mga advantages at kanila pong maiaambag sa mga kumpanya po na magha-hire po sa kanila. So tama po. I think ang ating kakausapin po, of course, ang ating mga kaibigan from the Project Inclusion Network. Ayan, may change of resource person muna tayo. Okay, so mukhang ready na
Ah, okay. Wag muna po. Later na lang siguro yung ating panauhin. Ayan. So, wag po kayong mag-alala. Kakausapin po natin si Miss Sabrina Gasgonia, ang Operations Lead ng Project Inclusion Network. Mamaya-maya. Pero sa ngayon po, papasukin po muna natin ang isang mahalaga pong press briefing mula po sa Palasyo ng Malacañang. Go ahead. Executive Order aims to strengthen the Philippines' maritime security and maritime domain awareness. Alright, so sa ngayon po, meron pong nagaganap na press briefing ang Malacañang po. Ano, at mukhang pangungunahan po ito ni Executive Secretary Bersamin. Narinig po natin kanina part of that briefing po. Narinig natin yung West Philippine Sea issue. Ano? So alam naman po natin, itong mga nakaraang araw ay naging mainit po ang usapin tungkol po sa mga nangyari po, pagtaas ng tensyon sa West Philippine Sea dahil po sa Bangga nga po ano ng mga puwersa ng ating Philippine Navy and Armed Forces, of course, and ang Coast Guard, pati ang Chinese Navy and Militia vessels nito. All right, so balikan na po natin si Executive Secretary Bersamin live sa Malacañang. Okay, audio please. Environment, energy, local governance, transportation and justice. Therefore, managing our maritime concerns requires effective cooperation among various government agencies. All right, establish muna natin yung audio. Sea and South China Sea is still a distant reality. As a result of the meeting today, sa Malacañang, and mukhang meron pong mahalagang anunsyo po ang ating Pangulo, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol nga po dito, at narinig po natin na ang pinakauna po sa inanunsyo ay tungkol po sa nakakabahala po ano na sitwasyon sa West Philippine Sea. Marami po talaga ang nagulat, nagalit, at syempre ilan na po sa mga naapektuhan rin po. Alam naman po natin ang ating mga mangingisda at ang ating mga sundalo po ano na nakatalaga po sa BRP Sierra Madre along the vicinity po, near the vicinity po of Ayungin Shoal o dun po sa Second Thomas Shoal. Okay, subukan po natin kung uubra na po ang ating audio. Balikan po natin ang Malacañang. First of all, is the government alarmed with how China acted in the last and the latest RORE mission? Andy, you want to answer that? For your questions, Ms. Maris Umali from GMA. Good afternoon, sirs. First of all, is the government alarmed with how China acted in the last and the latest RORE mission? Andy, you want to answer that? Yes, the national leadership view this incidents with concern, and that's the reason why the National Maritime Council was convened this afternoon. This is the second instance that the National Maritime Council convened and came up with policy recommendations for the President's approval and consideration. And we will be awaiting for the guidance of the President as regards to the policy recommendations that we submitted this afternoon. Sirs, do you have any information as to the morale of the troops on BRP Sierra Madre after the incident? Is there any fear that Chinese troops will try to force Filipino soldiers out of BRP Sierra Madre because based on how they acted, it seems like they are capable of doing this? The Chief of Staff visited our troops in the Western Command and have seen how the status of the morale of our troops. He was able to talk with those who were sent to conduct the mission.
while the mission did not go as planned. However, we saw that the morale of our troops are high, and we even made sure that those of our soldiers were recognized and acknowledged for their actions, their behavior in handling the incident that happened last Monday. And as to the second question, sir, the based, is there a fear that the Chinese troops will try to force the Filipino soldiers out of BRP Sierra Madre, because based on how they acted in the latest Rode mission, they seem to be capable of doing that? That is always a consideration, and we will be prepared for that. Thank you, Maris. Next question, Julie Aurelio from Philippine Daily Inquirer. Ayun, lumabas! Ripok, ang galing mo. This question may be answered by either the Executive Secretary or the Presidential Assistant. May we get, or may we know how President Marcos reacted upon hearing of the news that the Chinese Coast Guard boarded the Philippine Navy vessel? How was his demeanor? Was he angry? How did he spoke about it? Well, the president has always been composed, and immediately he asked the concerned today. Did he issue any preliminary instructions that the public may know? As I have, as mentioned by the Executive Secretary, Chairman of the NMC, we just submitted the policy recommendations for his consideration. Were there any, Executive Secretary, were there any efforts so far to reach out to? We just submitted the policy recommendations for his consideration. Were there any, Executive Secretary, were there any efforts so far to reach out to China? Well, those are matters that pertain to a proper office, the Department of Foreign Affairs, and we have yet to receive feedback from the relevant officials of the Department of Foreign Affairs. But reaching out is always a means to look at the situation, to resolve any pending issues or concerns. Just last, that's lang. Is the government thinking of elevating this to a higher international body, this latest incident? That's not yet in consideration, because I think this is a matter that can easily be resolved very soon by us, and if China wants to work with us, we can work with China. Last question from Anna Baho from GMA Online. Okay, Sir Centino po. Sir, does this incident, given na sir may 7 soldiers na sugatan, may naputulan ng daliri, does this fall po sa invocation ng Mutual Defense Treaty with the US? Well, to be accurate with the status of our soldiers, there was only one who got injured. As earlier reported, there were like 7, but actually there's only one, Sergeant Facundo of the Philippine Navy. And that has not been in. So your question about the invocation of the Mutual Defense Treaty, it has not been considered in our discussions. Yes po. Sir, ano po yung magiging difference ng policy recommendation with the current policy po when it comes to the resupply mission? Kasi parang nagkakaroon naman po tayo ng regular resupply mission sa Ayungin, di ba po? Ano po yung magiging difference? Well, we just don't know that if the reason for this is there was no prior knowledge on the part of China that we were resupplying. They knew that we had to resupply, that we were resupplying. It's just a normal, routinary matter. So, in the best interest of all parties, I think it was a wise decision for the President to accept our recommendation to publicize the schedule for activities without giving up anything. Wala namang masama doon. Pero sir, puro military na po yung magkoconduct ng RORE?
Hindi naman, dahil civilian talaga yung effort na yan. No? But you must realize also that the people who are there in Sierra Madre are military components. So if ever there is a rotation, no? Rotation ang tawag doon, you replace those people there. So to that extent, military yun. Sir, last na po on my part. Does the Philippine government consider this as an armed attack po? No. Well, you know, this was probably a misunderstanding or an accident. We are not yet ready to classify this as an armed attack. Yung, I don't know kung yung mga na nakita namin is mga bolo, axe, nothing beyond that. Thank you very much, Executive Secretary Bersamin and Secretary Centino. And that concludes our press conference this afternoon. Thank you, Malacañang Press Corps, and thank you, everyone. Thank you. At ayan po ang press briefing po sa Malacañang, courtesy of the Malacañang Office of the Presidential Communications. At narinig po natin ang tinig po sa mga nasa radyo po ang nagsasalita po kanina at sumasagot po no sa mga katanungan ng media ay si Executive Secretary Lucas Bersamin, kasama niya po ang Secretary for the Presidential Assistant on Maritime Concerns na si Secretary Andres Centino, na dati po nga AFP Chief din po ano, at meron po silang napag-usapan na po na pagkasunduan, pero ito po ay susumiti pa po for the approval of the President ang mga policy recommendations po para po sa pag-handle po ano sa issues sa West Philippine Sea. This is after po ano po na may na marami pong nasaktan, no, 8 po na Navy personnel ang nasaktan sa pinakahuli pong RORE mission po na isinagawa ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy at ng Philippine Coast Guard, at isa nga po sa mga Navy personnel na pinangalanan na po ano ni Secretary Andres Centino na si Sergeant Facundo, siya po ay yung naputulan po ng daliri. Ayan po. So far ito po yung pinakamarahas. Siyempre meron pong mga nasaktan, nasugatan po ano na mga kababayan po natin na Navy personnel. At sa pagtatanong din po ng media, tinanong po ano if the Philippines consider this as an armed attack, kasi sinagot po ito ni Executive Secretary Bersamin na as of now hindi po nila ito kinukonsidera na isang armed attack. Ayan. At ang isa po sa mga bago po ano na nakapaloob sa kanila pong policy recommendations na hinihintay po na isusumitin nila sa Pangulo at hinihintay po ang kanyang approval ay ito nga pong pagpapublicize, quote unquote, pagpapublicize po ng schedule of activities ng isa na siguro po dito yung RORE ano, yung resupply mission, rotation and resupply mission po ng ating mga sundalo, and of course para po sa kanilang mga pangangailangan like tubig, pagkain at kung ano-ano po ang mga essentials po nila, ipapublicize na po itong mga to without, sabi po ni ES Lucas Bersamin, without revealing too much information or revealing anything. So isa rin po yan sa mga nakapaloob po dun sa policy recommendations na kanila pong isinumite kay Pangulong Bongbong Marcos. Alright, so maraming salamat po, at babalikan po natin ang ating panauhin. Ready na po sila, makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Standby na po para po sa mga kaibigan po natin sa Project Inclusion Network, makalipas po ang ating commercial break. Ang ating oras, 8 minuto po bago mag-alas 6 ng gabi. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhin Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan,
Champion! Tapat na walang katapat. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga isyu at balita kasama si Kuya, Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ang Scene Zone Season 3 na! From concerts, fan meets, to exclusive interviews, we've got you covered! Inas ang ating oras sa 5:54. Balansyadong issue. Balansyado. Nagbabalik po tayo sa DZRH Balansyado at ngayon po nasa linya na po natin joining us via Zoom. Ayan po ang ating mga kaibigan from Project Inclusion Network. So ang makakasama po natin ngayong hapon, let's check our notes. Ayan po, siya po ay she leads partnerships and drives special projects for a more inclusive society. With a passion for collaboration, she is committed to amplifying PIN's impact and fostering a world that embraces diversity wholeheartedly. Siya po ay ang operations lead ng Project Inclusion Network. Let's welcome po si Ms. Sabrina Gasgonia. Ma'am Sabrina, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Ms. Karen. Mm-hmm. Yan. Naalala ko po kayo kasi nag-guest po ako sa show din ninyo. Opo. Last December. Tama. Ako yung nasa Disability Expo na live na nangyayari yung event namin. In-interview nyo rin po ako. Oh, I remember nga po. Ano, tama po. Alright, so mukhang naging successful po yung event nyo na yan at marami po talaga ang dumating at sumuporta. No? So, eto naman Mama, this is what we're going to talk about is yung third annual conference for disability inclusion in the workplace, Ma'am Sabrina. Pero bago yes. po yan, uh-huh. let's talk about sa mga hindi pa po nakakakilala. Pakilala po natin ang Project Inclusion Network. Can you tell us about your group and ano po yung inyong objectives at mga adhikain nyo po? Thank you. Thank you again, Ms. Karen, for having us here in your show again. So, to introduce our NGO, so we are Project Inclusion Network, non-profit organization po kami that aims to build a nation where the potential of persons with disabilities will be realized. So, paano namin ito ginagawa? Simple lang. We connect persons with disabilities to opportunities. So, basically, we have three banner programs. I also remember talking about this in your show. Mm-hmm. Pero number one, para lang syempre ma-refresh kasi iba yung mga nakikinig ngayong oh. gabi. Our first banner program is Empower. Yun ang tawag. Mm-hmm. Kasi literally, the main goal of the Empower pillar is to empower persons with disabilities. Mm-hmm. Kasi ang mismong katrabaho, kausap ng Empower pillar are the persons with disabilities themselves. Mm-hmm. And basically, what we do through this program is we provide education and skills training. Mm-hmm. And since our NGO is in the field of employment, we have a community of job seekers, mga PWDs na naghahanap ng trabaho, and we help them, we assess them, and we refer them to possible workplaces. Mm-hmm. Tapos yung pangalawa, meron din kami nung Engage. So 3 E's ito para madaling maintindihan, madaling madigest. It is the Engage pillar that engages, literally, the different sectors of society para further na ma-advocate yung plight ng mga persons with disabilities. Dito rin yung pillar that deals with the public sector, with the government, mm-hmm. this also focuses on policy reform and researches. And last but not the least,
yung Pilar na main organizer nitong conference, kung bakit din ako nandito po sa inyong show, is the Enable Pilar. So this is the pillar that deals with the private sector, with the companies who hire and practice disability inclusion in their workplaces. Mm-hmm. So ang ganda naman po. Sana naikwento ko po ng buo, yes. ng kompleto. Very brief but very complete naman po at naintindihan po naman ng mabuti, ano, Ma'am Sabrina. So, meron po kasi akong nabasa, ano, na sinabi po ng inyong founder na si Mr. Grant Javier. Sabi niya po kasi, ang statement niya ay for a long time daw kasi yung mga businesses, ang tingin po nila sa pag-employo sa mga persons with disability is through a charity lens. Kumbaga, i-hire natin sila kasi naawa tayo sa kanila, we want to help them out, parang ganun po, no? So, can you give us yung proper perspective for this? And what is the job of Project Inclusion Network para ma-shift yung perspective na to na hindi po dahil sa awa o sa charity, pero through the lens na ma-empower at makita na may capabilities din, may talent at kayang-kaya naman po magtrabaho ng ating mga kapatid na persons with disabilities. Yeah. Sige. Thank you Miss Karen for that question. Parang Miss Universe. No? Pero beauty pageant. Napakaganda ng tanong kasi I would like to think na not only employees pero pwedeng halos lahat ng tao ganyan ang mindset when it comes to persons with disabilities. Maybe the first question in their heads is what can they actually contribute? Kasi meron talaga tayong misconception. Merong ongoing misconception na kapag ang isang tao ay may disability, parang kulang yung kaya niyang ibigay. And so most of the time, sige, tulungan na lang nga natin, nakakaawa naman. Mm-mm. Parang ganyan. But what we are trying to advocate for in our NGO PIN, specifically through no, through the PBDN, the Philippine Business and Disability Network. Ito kasi yung segment sa aming NGO that actually deals with employers, and it is our mission to change that mindset and to show to them that these people, yes, they have disabilities, but like us, neurotypicals, yung mga walang disability, meron din silang kayang ibigay. Mm-hmm. They also have unique gifts and talents that they can offer to the table. Mm-hmm. That once you untap that, diba, yung potential na meron sila, we will all be surprised on how their contribution can change not only the organization or the company internally, but also yung mga individuals. Eh. So parang it becomes a transformative experience. And I think that can only happen if the mindset is, okay, I look at this person with disability, what are or his strengths, diba, that the company can benefit from. So yon. So we're trying to shift. So parang meron tayong mind shifting na instead of looking at the disability, we want people to look at their ability. Ito yung kaya nilang gawin. Kasi magugulat tayo, baka nga may mga bagay na mas magaling pa silang magawa as compared to those who do not have disabilities. Ayun. Alright. So, pero ang perspektibo na yan, kailangan siguro konting guidance, ano, when it comes to sa mga companies. Maybe they need to study, attend workshops, programs. Of course, given by experts talaga in the field. And I'm sure isa po ito sa mga gagawin po natin sa third annual conference for disability inclusion in the workplace. Tama po ba? Can you give us, Ma'am Sabrina, what is the theme for... Oo, kasi tama po kayo eh. Kasi it's going to be a journey. Hindi siya overnight na, okay, sige, gawin natin to, tapos parang bukas kaya mo na siyang gawin. So, oh. Diba? Kaya nga nandito po yung PBDN kasi it's actually a local platform for learning and for collaboration. Lahat ng companies who are part of the PBDN, they are at different points in their journey when it comes to disability inclusion. Mm-hmm. And so now connecting it to the conference that's going to happen on July 2
yun talaga ang pinaka-objective ng conference, na magsama-sama lahat ng champions, ng disability inclusion advocates or champions from the private sector to have this conversation about what are the benefits, diba? Parang what are the benefits of hiring persons with disability? It's not all about charity, but it's actually good for business. So in connection to that, yung theme po namin for this year is working beyond barriers when social good meets business sense. Mm-hmm. So malaman na malaman. Kita nyo po sa title pa lang, yung working beyond barriers. Dito mapag-uusapan na yung mga nabanggit ko kanina. Kasi totoo naman na may mga balakid para hindi makita ng mga tao or ng mga kumpanya yung benefits nga of hiring mm-hmm. persons with disabilities. But in this conference, that is the conversation that we want to have. Mm-hmm. That it's actually good for your business to hire persons with disabilities. Mm, all right. So, ang mga highlights po, I believe, ma'am, marami na rin pong mga members, marami po kayong members, mga nag-sign up na po. Pero, ano po ba ang mga aasahan po, mga activities, mga highlights po during the conference? Yes. As of now, very exciting na yung status din ng preparations namin for the conference, kasi we already have confirmed speakers from the government. Meron po kami mm-hmm. speakers from NEDA, from BIR. Meron din po kami speaker from a UN agency, yung UNESCO. Mm-hmm. And all of these speakers, they have that goal to discuss, yun nga. Kasi kung titingnan niyo po sa title, when social good meets business sense, pag tiningnan niyo po yung dalawang aspect na yon, social good and business sense, parang hindi mo maiisip kung paano mo siya pagsasamahin, eh, 'di ba? Parang paano mo i-marry yung need for profit at saka yung desire mo na tumulong and to be mm-hmm. and to be inclusive. Mm-hmm. But that is what we are going to try to debunk in the conference, that social good can meet business ends. Mm-hmm. So yun, aside from these exciting sessions, we also have an invited speaker to talk about the competitive advantage of hiring neurodivergents, those in the spectrum. But at the same time, there are also workshops. There are also workshops that will capacitate the companies on how to start their respective journeys when it comes mm-hmm. to hiring and creating these employee resource groups. And ayun. And I think last but not the least, kaya din may ganitong conference kasi nga gusto nating magsama-sama itong mga advocates and champions na ito. And so, of course, more than yung sa lahat ng mangyayari sa stage, maganda rin talagang occasion ito para pag-usapan, magkaroon ng networking. Mm-hmm. Magkaroon ng networking between these companies. And with these exchange of ideas, we can actually mark out the steps that we need to take in order to build a better, you know, a better society mm-hmm. for this group that we are serving. Mm-hmm. So malapit na pala yan, ano, Ma'am Sabrina, it's on July 2. Oo. So paano po kung may mga gusto pong lumahok, sumama, sumali? Sino po ba ang mga pwede? Kailangan po ba kayo ay HR department, kumpanya po ba? Pwede po bang individuals? Yeah. Pwede po bang mm-hmm. group? Yes. So the PBDN conference is primarily for companies, so kasi meron po kaming mga talagang mga in-invite, but we are also opening it to anyone who, let's say, is part of a company mm-hmm. who might be interested how to start their disability inclusion journey. Mm-hmm. So we're also opening it up to anyone who might be interested. So the only thing they need to do ay puntahan lang po nila yung aming Facebook page. Mm-hmm. So it's at Project Inclusion Network. Kailangan lang po nilang i-search yon kasi all the details will be there. Mm-hmm. Tapos sa PBDN Facebook page din kasi meron kaming isa pang Facebook page. Mm-hmm. Philippine Business and Disability Network.
And madali lang kasi you will find in the Facebook page the link to where they can register and know more about the event. Mm-hmm. So napakadali, ano, buti there. Na lang may Facebook at may technology na you can check online. Yes, ayan. Yes. Pero if they have any questions, they can also do the same, ano, leave a message at meron naman pong sasagot. Yes, yes. Ayun. Yes. So, tama po kayo, Miss Karen. Mm-mm. So, Miss Sabrina, good luck po. Ayan, sa napapalapit na po, ano, na third annual conference for disability inclusion in the workplace. Sana po ay maging successful and a fun learning experience din po ito sa lahat. Do you have any message po sa ating mga nanunod at nakikinig? Punta po kayo sa conference. Punta po kayo sa conference. Tingnan niyo po yung aming page, yung aming mother page kasi syempre yung Project Inclusion Network. Naglalagay din kami doon ng mga events na pwede nilang puntahan. So let's all come together. Maybe I can leave with that. Marami pa pong kailangang gawin. And so all the more, marami pa pong kailangang gawin for the disability sector for us to change the mindset, yung nabanggit niyo po kanina na it's not just a case about charity, but it's really about seeing their worth, seeing their potential, and seeing what they can offer to the table. And so we have a long way to go, but it starts with all of us, you know, just coming together and believing that every person we deal with, especially persons with disabilities, have a gift waiting to be untapped. And we will all benefit from this. Ayun. Kinabahan ako. Kala ko naghang yung Zoom mo, ma'am. Ay, hindi po. Napaisip ako kasi. Napaisip lang ako. Ayan. Pero maganda pong inyong message. Thank you very much. It's very inspiring. Ma'am Sabrina, good luck po. And we hope we could talk to you more soon. Maybe on a different program. Maybe a longer time. Maybe even not on air, but in person. Hopefully in the future. Thank you, Ma'am Sabrina. And good luck po. Thank you so much, Ms. Karen. Salamat po. At iyan po si Ms. Sabrina Gasconia. Siya pong Operations Lead ng Project Inclusion Network. And good luck po ha. July 2 na po ang kanilang third annual, pangatlo na to, third annual conference for disability inclusion in the workplace. Alright, commercial break po muna tayo. At sa ating pagbabalik, kakausapin po natin si Ginoong Benjamin Velasco, Assistant Professor po ng UP Diliman School of Labor and Industrial Relations. Parang connected din sa ating topic kanina. Pero this one naman po, we'll be talking about wage increase, ang pagtaas ng sweldo. Kailan ba mangyayari yan? Ayan po, sa ating pagbabalik, ang ating oras, 11 minutos makalipas ang alas 6 ng gabi. This time check. Tingnan nyo oh, puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Mas puti ito. Sa Pride Bar, pwedeng hindi na mag-bleach, tina o anyel. Dahil ang Pride Bar ay may power whitener na nanunood sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kislap puti at panayat pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar, hindi lang puti, kislap puti. PCS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing Max Protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may Max Protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, champion! Tapat na walang katapat. Alamin kung paano sumali sa ACS Illiones! ACS Illiones! Isulat ang iyong pangalan, edad, address, contact number, at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit, at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Action Radio, and Radio Natin. May weekly draws na, may grand draw pa! Hatid
ng unique toothpaste, Bright detergent, Star Wax floor wax, Shield bath soap, Smart dishwashing, White Rose papaya with vitamin B3, at Charm Fabgon. Pwede kang maging millionaire sa ACS Millones. Submission of entries is from April 7 to July 12, 2024. Grand draw is on July 20, 2024. See posters for details. Promo period is from April 7 to July 12, 2024. For DTI Fair Trade Permit Number FTB-187087. Series of 2024. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang peerless. Champion, mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mabulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat na walang katapat. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3, tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamo at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Lang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-usapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama si Nalakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mas pinatinding action-packed games, intense plays, updates sa mga latest happenings sa mundo ng sports, at mga kwento mula sa iba't ibang mukha ng mga atletang Pilipino. DZRH TV Matchpoint Season 3. Tuwing sa ating oras, 6:17. Malansadong issue. At nasa linya na po natin si RH14, Let na Resiso. Wrap up muna po ano, sa naging press briefing kanina sa Malacanang. Kasama po si Executive Secretary Lucas Beresamin at si Secretary Andres Centino. Ms. Let, go ahead. Ms. Kay, hindi itinuturing ng Malacanang na armed attack ang ginawang pananakit ng Chinese Coast Guard sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal. Pahayag ito na Executive Secretary Lucas Beresamin, Chairman ng National Maritime Council matapos ang pulong sa palasyo. Ayon kay Beresamin, maaaring hindi lamang nagkaintindihan o aksidente ang nangyari. Sabi ng Executive Secretary, inirekomenda ng Council kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-anunsyo ang rotation at reprovision mission sa BRP Sierra Madre na mananatiling rutinary at regular na nakaschedule. Sa panig ni Retired General Andres Centino, Presidential Advisor on Maritime Concerns,
hindi pa niya ikinukonsidera ang pag-invoke ng Mutual Defense Treaty sa kabila ng pinakahuling insidente sa West Philippine Sea. Sa tanong naman tungkol sa naging reaksyon ng Pangulo, sabi ni Centino na nananatiling composed ang presidente at agad daw hiniling sa makaukulang ahensya at opisyal na talakayin ang bagay na ito sa kanya kaya nagkaroon ng meeting ngayon. Tiniyak rin ang opisyal na nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo ayon na rin daw kay AFP Chief Staff General Romeo Browner na bumisita sa tropa sa Western Command, nakausap ang mga sundalo at kinilala ang pag-handle ng mga ito sa insidente. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Lepner Tito. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, RH14, Ms. Lepner Tito. 6:19 na po ng gabi, papasukin na po natin ang ating panauhin. Pag-usapan natin ang wage increase sa talagang pinaglalaban naman po ng mga manggagawang Pilipino. Assistant Professor ng UP Diliman School of Labor Industrial Relations, nasa Zoom na po si Professor Benjamin Velasco. Prof. Benjamin Velasco, good evening po at welcome sa ating programa. Good evening din, Karen, at saka sa inyong mga masugid na tagapakinig. Alright, Prof, nag-start na po kahapon, ano, sinimulan na yung public hearing tungkol po sa posibleng adjustment po, ano, wage adjustment sa ating mga manggagawa dito sa Metro Manila for the minimum wage. Alright, so ang pangako, wala namang pangako na magtataas for now, kasi simula lang. Pero ang pangako ay by July 1, magkakaroon na po ng desisyon. And most likely naman po, sabi ni Dole Secretary Benvenido Laguesma, may increase naman po ito. Magkakaroon po ng pagtaas sa sahod o sa ating mga wages. So, Professor, sa inyo pong pag-monitor sa mga ganito pong mga public hearings at usapin, ano ba ang nagiging trend? Ano ba usually po ang nangyayari after the public hearing? Pag konting paglilinaw lang, Karen, yung hearing kahapon actually ay panghuli na. Ikatlo na siya. Naunang mga hearing, isa ay para lang sa mga labor groups, pangalawa naman ay para lang sa employer organizations. Yung kahapon ay para na sa lahat. So sino mang interested party. Ayun yung public hearing. So kaya naimbitahan kami bilang mga resource speaker na mula sa academe. Ganun. Alright, so after that po, so tapos na nga po pala lahat, kahapon po yung public hearing. So ito na po, nakasama na po ang mga siguro interesado po ano, at mga stakeholders, hindi lang po yung mga employers. Correct. Ano po, so what are we going to expect after this? Sabi po ni Labor Secretary Laguesma, July 1, maglalabas na po ng desisyon. Okay. Sige. Medyo kagulat-gulat lang yun kasi hindi member ng wage board si Secretary Laguesma. Although, syempre, yung regional secretary ng Metro Manila ay nagdole ang siyang chair ng NCR wage board. Although, technically, autonomous dapat sila eh. So, hindi naman sila dapat sumusunod lang sa utos ng labor secretary. So may dalawang miyembro dyan mula sa labor, dalawang miyembro dyan mula sa employers, tatlong miyembro mula sa gobyerno. So inaasahan natin matapos yung hearing, magde-deliberate itong wage board. So meron silang mga isang linggo kung inaasahan na July 1. Kaya rin naman July 1 siguro ay dahil July 16 yung ika-isang taong anibersaryo nung huling wage hike sa Metro Manila. At ang kalakaran hindi naman yun na strict rule. Ang kalakaran ay pinalalagpas ng isang taon bago lumabas ang susunod na wage order, or in this case pwede namang mauna ang order pero merong konting delay yung effectivity. So tingin ko sigurado na yan by July. Kasi alam mo, ang hirap ng buhay eh. Oo. Kahit sino ang makausap ko na na nagre-reklamo, namimilipit sa taas ng presyo ng mga bilihin. Kaya alam ng gobyerno, alam ng Department of Labor, ramdam na ramdam ng wage board yung bagay na yan mula sa mga pahayag kahapon at itong nauna pang mga hearing. So tingin ko
By next month, siguradong may ano, may decision na yung wage board. Mm-hmm. Tanong na lang sigurado, siguro kung magkano. Ay anong amount? Yes, magkano kumbaga ang wage order. Mm-hmm. Pero sa inyo pong pag-aaral po ano, bilang yan nga po at pinag-aaralan ninyo ang labor. At syempre, ang labor po at ang negosyo with, of course, yung ating mga empleyado. Ano po ba yung dapat at ano po ba yung basehan kung bakit kailangan po tayo mag-wage increase? Alam naman po natin, yung halaga po ng pera noon, noong panahon ng ating mga magulang, ay hindi na po sasapat sa panahon ngayon. Alam po natin yan, inflation pa lang po. So ano po yung mga basehan at bakit kailangan po natin na mag-adjust ng halaga ng minimum wage? Oo, merong iba't ibang kadahilanan yung mga petisyon ng mga labor organizations para sa pagtaas ng ano ng sweldo. Mm-hmm. Isa yung tinatawag na wage recovery. Mm-hmm. Yun halos yung nabanggit mo kanina na yung kayang mabili ng sweldo ng mga manggagawa last year. Mm-hmm. Ay hindi na yun yung kayang mabili ng kanilang sweldo sa mga araw na ito, sa kapanahunang ito. Mm-hmm. So mayroong tinatawag na loss purchasing power. Bunga yun ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mm-hmm. O, hindi alam na mga nanay yung mga tawag na yan, loss purchasing power, wage recovery. Pero alam nila yan dahil sino mang bumibili na pinagkakasya ang sweldo ay alam na alam yung gap o diferensya nung kaya nilang mabili noon at kayang mabili ngayon. Mm-hmm. Kung wage recovery, papatak yan na nasa mga 150 yung nawala kung ikukumpara mo doon sa 2018. Mm-hmm. Kasi, bakit 2018? Kasi yan yung available na statistics o base year na tinatawag ng PSA kung sinusukat nila yung presyo ng mga bilihin. Mm-hmm. So based on 2018, ang nalagas na kahit, for example, sa Metro Manila, 610, mm-hmm. nasa mga 150 na yung nawala. Mm-hmm. Merong isa namang argumento ng mga ng ibang labor organizations, ang gusto nilang habulin, hindi lang yung nawala. Ang gusto nilang habulin ay magkano ba yung kailangan gastusin para mabuhay ng disente. Ang tawag naman nila dyan, yung cost of living o minsan katawagan living wage. Mm-hmm. Ang estimates... at ito, nakalahok ako sa isang pag-aaral nitong unang mga buwan ng taon na ito. Kami nag-survey ng ano yung pamumuhay ng mga garment workers. So merong particular lang na sector, parang sila yung sample, Calabarzon, Central Luzon, at saka Central Visayas or Cebu. Pumapasak 34,000 a month. Food plus non-food. Wow. Kailangan ng 34,000 ng pamilya ng manggagawa. Pumapatak yan na mga lagpas 1,100 sa isang araw. Wow, laki ah. Siyempre, kung menos sa 610, di malaki yung mga kulang-kulang 500 yung kailangang idagdag. Mm. Kung cost of living o living wage. Okay. So, yan yung range nung ano ba dapat ang ano. Siyempre, sa kabilang panig, sabi naman ng mga employers, sabi nila, paano naman yung kakayahan naming magbigay ng sweldo? Tawag nila dyan, capacity to pay. Kasi, siyempre naman, ang mga negosyo ay hindi naman kawang gawa, di ba? Kailangan kumikita ang mga negosyo. So, siyempre, nag-aalala yung mga employers doon naman sa mababawas sa kanilang kita. So, tawag nila dyan, ano ba yung aming capacity to pay? Mm-hmm. Hindi naman ito sekreto kasi sinabi nung isang employer representative kahapon, sabi nila, siguro mga 15 hanggang 25. Yun naman ang nabanggit niyang figure. Although, siguro hindi naman yun formal offer, kumbaga, mm-hmm. dahil hindi naman negosasyon yung kahapon. Mm-hmm. Di ko alam kung yun na yung katanggap-tanggap sa lahat ng mga mm-hmm. employers, pero merong lang nagbanggit halaga. Opo. So itong public hearing, itong pagdedesisyon malaking bagay ito kasi syempre malapit ito sa sikmura ng mga kababayan natin. But at the same time, kailangan din balansehin natin yung ating yung paano makasurvive din naman yung ating
natin talaga kung ano po ba dapat ang tama po na kumbaga proseso o tamang perspektibo para mapaintindi po natin at mabalanse natin na lahat po ay mabibinipisyohan naman po pagdating sa usapin na to. Sir Benjamin, Sir Benjamin Velasco, maraming salamat po at sana po makaulit po kami ulit sa inyo. Thank you, sir. Maraming salamat din. Oras ay ano. Kasi magandang paksa yan eh. Ano ba yung epekto sa ekonomiya? Tama. Nagkaroon kami ng pag-aaraling gil dyan. Mm-hmm. Sige. Maraming pag-usapan salamat, natin Karen. Yan. Thank you, Prof. At mag-uli sa mga tagapakinig ng DZRH. Ayan po. Si Professor Benjamin Velasco, Assistant Professor ng UP Diliman School of Labor and Industrial Relations. Yan, pagdating sa sweldo, ano, grabe. Kaya naman tama, nasa linya na natin si Governor Helen Tan. Kumusahin naman natin ang mga tulong po at ang mga gabay na ginagawa naman po niya para sa mga kababayan po natin dyan sa Quezon. Gov, Doc, magandang gabi po. Hi, Ma'am Karen. Good evening. Good evening po at happy weekend na. Sorry, yes. Ma'am, medyo late na happy po. Weekend. Grabe. Oh, okay. Pero ma'am, ano po kami, Gov, makikibalita po kami. Kasi ang last po na pag-uusap natin ay every weekend po, marami po pa rin po kayong lakad. Medyo punong-punot, hitik na hitik po kayo sa mga medical missions lately. Tama po ba? Yes. Kasi ang daming naghihintay at alam mo naman ang laki ng Quezon. Opo. So kahit na weekend, actually ay umiikot tayo. Especially ngayon na talagang kailangan ng medical service. So it's an everyday need naman ng ating mga kalalawigan. But yung sa amin mas comprehensive, may dalang mga diagnostic exam. So opportunity din for screening ng ating mga kalalawigan, especially yung may mga chronic conditions, we're able to bring them to hospitals. So, yun yung isa na magandang nagiging outcome dong mission namin. Like, may nakita kami na mga IPs from Real and Infanta, mga indigenous patients. Opo. Na may chronic anemia, no? So, sabi ko, dalhin na dito sa provincial hospital for further screening, no, yung diagnostic exam. So, yun, meron kaming mga binabantayang pasyente and hopefully mabigyan ng intervention and maibalik sa kanilang lugar. So, yan, oo. Pero, Gov, di ba, aside from that po, ano, ang mahalaga po kasi yung nasusustain po pagkatapos po nilang magpa-check up sa doktor, pumunta sa ospital, yung pag-sustain naman po pagkatapos, ano, yung kanila pong medication, yung kanila pong treatment. Syempre, alam ko meron din po kayong programa dyan para hindi rin po napapabayaan yung progress po, ano, lalo na pag may mga nagpapagaling at nagpapadoktor po. Yeah, yung patient navigation naman, yan talaga yung inuna namin, Ma'am Karen, kasi yan yung isa sa gap na na-identified natin. Yung hindi nila alam where to go, especially kung financially constrained sila, wala talagang pagkukunan. So kailangan talaga, aalalayan mo siya eh. Even transportation, Ma'am Karen, provided yun sa kanila. Wow. yeah, may mga naghahatid kami ng pasyente and then from the hospital, dadalhin sa kanilang tahanan. So yung medications natin, kaya may mga opisina tayo, doon sila lumalapit. Plus kung basic naman, ang maintenance, may mga medicine tayo provided sa barangay. Essential medicines yun. So, we are on our third year na from 2022, 2023, and now, nag-start na uli kami ng distribution ng mga medicine. But it's a continuous naman yung binibigay natin sa kanila once naubos yung paracetamol at merong stock sa provincial capital and then nagbibigay po kami. So, yun. All in all, I think for 2024, naka-ano na kami, 25 municipalities out of 41. Kalahati na. Ang galing, pero marami pa, ma'am. Oo nga. Pero, 41 kami. Pero at least nasimulan na po, yun naman yung mahalaga. Pati po maintenance meds, no? Gov, pang high blood,
Meron din po bang ganun pang sakit sa puso, diabetes? Meron kami, Ma'am Karen, yung part ng essential namin. But yung in-explain ko sa kanila, ang purpose talaga ng pagbibigay namin sa at the barangay level sa health center nila, pang-emergency lang yun eh. Kasi hindi talaga kayang ibigay everything na kailangan, no? Opo. So sobrang dami. So kung may maintenance sila, at least makahingi sila ng 15 or 30 pieces. So at least merong nag-feel nung... Pampatawid nung, po muna, no? Pantawid, yan. Yeah, that's the term na ginagamit ko. Pantawid po talaga siya. But for other specialty medicines, meron po tayong program ng third-party service provider. May partner po tayong mga butika na doon, kung wala po kami sa hospital namin or sa center, pupunta po sa any of our offices and then they can get doon sa private partners natin na mga butika. So, yun din. Isa din yun sa nakakatulong sa kanila. Through a guarantee letter, then they can get kung ilan yung peraso na medisina na ibinigay sa kanila ng social worker namin. So, iba-ibang klase po ng channels or iba-ibang channels yung pwede nila ma-avail yung services. Tas gov na monitor ko din po ano na mukhang napaka-busy niyo po sa Real Quezon. Marami po kayong mga tin-turn over po na mga vehicles. Para po ba ito sa mga barangay po doon? Ano po ba yung purpose? Ba't sila po ay nabigyan ng mga service vehicles po? Ma'am Karen, yan yung one of the most common na requested ng mga barangay kasi nga malayo po ng barangay namin. Opo. Dito sa Quezon. At kadamihan pa rin, may mga lugar pa rin na naglalakad ang mga tao o kaya sumasakay doon sa habal-habal. I don't know kung alam mo yung habal-habal. Opo. But motorcycle, no? Opo. So, multiple activities nila, service nila, nagdadala din siya ng pasyente. Kailangan niya, naghahatid, papunta sa bayan, and then pagka naman, nakikita ko lang doon sa ibang nabigyan namin ng service vehicle. Yung iba nakikita ko, may mga nakalagay na yung hinarvest nila, vegetables, siguro hinihiram nila, or sila nagagasolina, and then nadalhin sa bayan. Minsan nakikita ko may nakakarga naman ng mga gamit siguro pagawain sa barangay, so multi-purpose yung sasakyan na kailangan talaga siya, especially doon sa paghahatid ng patients sa bayan, no, yung in times of emergency kailangan talaga siya. So ilan po ito, Gov, kung naalala niyo po ba? Mukhang nakapag-drive pa nga po yata kayo ng isa. Oo. Di po ba mahirap? Manual. Manual. Hindi naman siya. Manual. Marunong mag-manual driving si Gov? Oo, marunong ako mag-manual. Ako nag-aral eh. Madali nga drive. So, ilan lang yung nabigay ko. I think we were able to give 6, 8, 10, no? So, 6 in Real, 2 in Infanta, 2 in Nakar, no? So, eto ano, mga, ano to, mga in-outsource natin natulong galing sa mga ilang foundations and individuals kasi hindi kaya ng provincial government to provide everything. Yan. So we can only procure mga ilang peraso pero kaya sabi ko sa kanila, ano eh, pag maghintay namin yung province, it will take time. 1,242 barangays ang Quezon. Eh. So dami, oo. Ang dami, di ba? And lahat yan. Nakakawindang. Yeah, nakakawindang. Ang lahat yan, ang daming pangangailangan and part of it yan. So, kailangan nila yan. So yung mga hindi po nakatanggap siguro pero nag-request, siguro konting patients na lang po, tinatrabaho naman po ito pero hindi nga po talaga pwedeng sabay-sabay muna. So sana maintindihan po. So Gov, alam po namin na marami pa po kayong mga activities na naka-line up. Bukas po, saan po ba tayo nakaschedule? Bukas, I think I'm going to the wedding. Ah, okay. Sponsor muna ako ng wedding. But magninginang! In Dolores. Opo.
Kasama na yun sa regular schedule ko in a week. Congratulations sa bagong kasal. Ganun, best wishes. So sa Dolores so, po, may ano we'll po? We'll be on in Dolores. Same activity din. May mga ilang bibisitahin na mga pagawain doon. And makausap yung mga ilang kooperatiba. May mga nagtatanim tayo doon ng kape, Ma'am Karen. Wow, kape. So, isa yan sa magandang source of coffee. So, i-check namin kung ano pa yung mga kailangan nila. Consultation also with farmers. No? Kasi ano din tayo, marami din tayong magtatanim ng gulay dyan sa lugar na yan. So, we'll take that opportunity para magkaroon ng consultative meeting with different sectors. Ayun. So, Gov, happy weekend po. At, yes, ingat po kayo. Oo, enjoy nyo po yung wedding tomorrow and yung visit nyo po sa Dolores. I'm sure, yes, narinig na po dito sa DZRH, hihintayin po kayo ng ating mga kababayan dyan. Gov, yes, thank you very much po at please take care of your health at ingat po lagi. Thank you. Ingat po kayo. Happy weekend. Happy weekend po. At yan po si Governor Helen Tan. Hanggang dito na lamang po muna tayo at overtime na. OMG, grabe. At ako'y humihingi ng dispensa sa dalawa pong magandang mga abogada na susunod na ang dos kumpanyera. Sa ko po si Ms. O, Ms. Karen Oyong, sa ngalan po ni Henry Uri at sa lahat ng bumubuo po ng DZRH Balansyado. Thank you kay Jackie and of course kay Josa and sa ating TV Tech and ating Radio Tech. At ang topic po ng dalawang magagandang abogada, let me check kung meron silang pinadala. Okay, so surprise na lang po muna dahil susunod na po sila. Happy weekend po at magkita-kita tayo bukas sa KKK 10:30 po ng umaga. Bye! Ang balitang ito